Kumusta mga bata? Handa na ba kayong matuto? Ako muli, si Teacher Rosel, ang inyong guro sa Philippine 5. Para sa ikapitong linggo ng unang markahan, ang ating paksang pag-aaralan ay ang pagsasalaysay muli ng napakinggang teksto. Para sa ating layunin, pagkatapos ng ariling ito, ikaw ay inaasahang maisasalaysay muli ang napakinggang teksto sa sariling salita. Pero bago yan, magbabalik-aral muli tayo. Susubukan nating sagutin ang mga tanong. Ano ang isang basehan upang masukat kung ang kwento ay iyong naunawaan? At ang tamang sagot ay ang pagsasalaysay muli ng napakinggang teksto sa sariling salita ay isang basehan upang masukat kung ito ay iyong naunawaan. Ikalawang tanong, ano ang dapat bigyang pansin sa pagsasalaysay ng napakinggang kwento? At ang tamang sagot ay, upang maisalaysay ito, mahalaga na bigyang pansin ang pagkakaugnay ng mga pangyayari para maipakita ang pagkakasunod-sunod nito at mailahad ang tunay na buod nito. Tama ba kayo? Magaling! Bilang panimula, basahin natin at unawain ang isinasaad sa bawat pangungusap. Isang araw ay dinalaw ni Jenny si Sally dahil siya ay may sakit. Nakita ng guro si Jenny na malungkot. Itinuro ng guro ang paraan ng pag-iwas sa sakit. Noong Sabado ay naglinis ng bakuran ang pamilya ni Sally. Mga bata pa lang ay magkaibigan na sina Jenny at Sally. Ngayon, bilang gawain sa pagkatutuisa, ano ang tamang pagkakasunod-sunod na pangyayari? Gawin ito sa iyong sagutang papel. Isalaysay muli ang mga pangyayari na ayon sa wastong pagkakasunod-sunod upang mabuo ang kwento. Handa ka na ba? Dalawampung segundo. Mga bata pa lamang ay magkaibigan na sina Jenny at Sally. Isang araw ay dinalaw ni Jenny si Sally dahil siya ay may sakit. Nakita ng guro si Jenny na malungkot. Itinuro ng guro ang paraan ng pag-iwas sa sakit. Noong Sabado ay naglinis ng bakuran ang pamilya ni Sally. Tama ba ang inyong mga sagot? Magaling!
Ngayon naman ay sagutan natin ang gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Basahin ang kwento sa ibaba. Matapos basahin ay sagutin ang mga tanong. Gawin ito sa inyong sagutang papel. Alamat ng makahiya. Gusto niyo bang marinig ang kwento ng pinagmulan ng makahiya? Alamin natin. Noong unang panahon ay may isang dalagang nagngangalang Maria na naninirahan sa isang malayong bayan. Si Maria ay kilala sa dalawang katangian bukod sa pagiging maganda. Ang una ay ang pagiging labis na mahihain at ang pangalawa ay ang pagmamahal nito sa halamang nasa bakuran ng kanilang bahay. Hindi umaalis ng bahay si Maria. Kung lumalabas man siya, ay sa bakuran lang upang alagaan ang minamahal niyang mga halaman. Iyong si Maria ay maganda at masipag. Subalit hindi natin nakakausap man lang dahil sobrang mahihiyain. Wika ng isang kapitbahay na si Aling Trining. Oo nga. Nang minsang madaanan ko at babatiin, ay biglang nagtago sa loob ng bahay. Sang-ayon naman ni Aling Delia. Wala siyang kaibigang isaman dahil hindi naman nakikipag-usap, subalit tila nagkakaintindihan sila ng mga halaman. Napakaganda ng mga bulaklak sa kanyang hardin. Minsan, may ilang malilikot na batang pumasok sa kanyang bakuran upang manira ng halaman. Dito'y naglakas loob siyang sigawang palayo ang mga bata. Ayaw na ayaw ni Maria na may sumisira sa kanyang halaman. Pagkatapos nito'y naglagay siya ng mga tinik sa paligid ng bakuran upang hindi makadaan ang mga batang malikot. Isang araw ay hindi na nakita ng mga kapitbahay si Maria sa hardin. Sa ikalawa at ikatlong araw ay nag-alala na ang kanyang mga kapitbahay. Bakit kaya hindi na lumalabas si Maria sa kanyang hardin? Hindi kaya nagkasakit siya? Tanong ng mga ito sa isa't isa. Dahil sa pag-aalala ay pinuntahan na ng mga kapitbahay ang munting kubo ni Maria. Maria! Maria! Nasaan ka ba? Sigaw ni Aling Trining at Aling Delia. Walang sumasagot kaya pumasok sila sa loob ng kubo. Maliit lang ang kubo at makikita ka agad kung may tao sa loob o wala. Maayos naman ang loob nito, subalit hindi nila makita si Maria. Lumabas sila sa hardin nang biglang napasigaw si Aling Trining. Aray! Ang sakit naman ng tinik na ito! Ano ba ito? Sabi nito habang nakayuko at tinitingnan ang natinik na paa. Napayuko rin ang iba niyang kasamahan at nagulat sila sa nakita. Isang halamang halos kadikit sa lupa at may pinong-pinong dahon ang kanilang nakita. May pinong tinik din ito na nakapalibot sa kanyang mga sanga. Nang madikit ang paa ni Aling Trining ay biglang tumiklop ang mga dahon ng halaman. Aray! Ang sakit naman ng tinik na ito! Ano ba ito? Ngayon lang ako nakakita ng ganitong uri ng halaman. Napakamahiyain naman ito. Nasanggi ko lang ay tumiklop na at tila ayaw nilang palapitin ang mga tao sa mga halaman. Dahil sa mga tinik nito at tila pumipigil sa taon para lumapit. Parang si Maria, sabi ni Aling Trining. Hindi na muling nakita sa kanilang nayon si Maria. Ang halamang mahihain na tumubo sa palibot ng kanyang mga bulaklak ay lamulupa kaya lalong naniwala ang mga kapitbahay na ito nga si Maria. Pinangalanan nilang makahiya ang halamang ito
mula sa unang pantig ng pangalan ni Maria at idinugtong ang salitang kahiya dahil sa kanyang sobrang pagiging mahiyain. Nagustuhan niyo ba ang kwento, mga bata? Ngayon naman, subukan nating sagutin ang mga tanong. Una, ano ang katangian ni Maria? Bakit siya hindi nakikipag-usap sa mga tao? Ikalawa, tama ba ang ginawang pagtataboy ni Maria sa mga batang pumasok sa kanyang halamanan? Bakit? Labing limang segundo, mga bata! Ikatlo, kung ikaw ang kapitbahay, pupunta ka rin ba sa bahay ng dalaga kapag napansin mong hindi na siya lumalabas ng bahay? Bakit? Ikaapat, bakit naisip ng mga kapitbahay na si Maria ang tumubong halaman? At ikalima, ano-ano ang maaaring gawin upang mabawasan ang iyong pagiging mahiyain? Labing limang segundo, mga bata! Una, dahil siya ay mahiyain. Ikalawa, mali dahil pwede naman pagsabihan ng maayos. Ikatlo, oo, upang malaman ang nangyaring masama sa kanya. Ikaapat, dahil sa pagkawala nito at sa katangian niya na mahiyain. At ikalima, makipag-usap sa ibang tao, makipaglaro sa iba. Ngayon naman, ay subukan natin gawin ang gawain sa pagkatuto bilang tatlo. Buuin ang pangungusap sa bawat bilang base sa pagkakaunawa mo sa napakinggan o nabasang kwento. Punan ang patlang ng angkop na salita. Gawin ito sa inyong sagutang papel. Una, si Maria ay kilala bilang patlang at mapagmahal sa mga halaman. Ikalawa, patlang sa loob ng kubo ni Maria, sina Aling Trining at Aling Delia. Ikatlo, lakas loob niyang patlang ang mga bata na pumasok sa bakuran. Ikaapat, may tumubong halaman na patlang kapag nasanggi ang dahon. At ikalima, biglang patlang si Maria at hindi na nakita ng mga kapitbahay. Labing limang segundo, mga bata! Una, mahiyain. Ikalawa, pumasok. Ikatlo, sinigawan. Ikaapat, tumitiklop. At ikalima, nawala. Ngayon naman ay basahin natin ang mga pangungusap at pagsunod-sunurin ito ayon sa tamang pagkakasunod-sunod. Si Maria ay kilala bilang mahiyain at mapagmahal sa mga halaman. Pumasok sa loob ng kubo ni Maria sina Aling Trining at Aling Delia. Lakas loob niyang sinigawan ang mga bata na pumasok sa bakuran.
may tumubong halaman na tumitiklop kapag nasanggi ang dahon. Biglang nawala si Maria at hindi na nakita ng mga kapitbahay. Labing limang segundo, mga bata! Ang samang sagot ay, si Maria ay kilala bilang mahiyain at mapagmahal sa mga halaman. Lakas loob niyang sinigawan ang mga bata na pumasok sa bakuran. Biglang nawala si Maria at hindi na nakita ng mga kapitbahay. Pumasok sa loob ng kubo ni Maria sina Aling Trining at Aling Delia. May tumubong halaman na tumitiklop kapag nasanggi sa paligid ng mga bulaklak. Ngayon naman ay gawin natin ang gawain sa pagkatuto bilang apat. Basahin ang teksto na nasa kahon. Pagkatapos, muling isalisay ang iyong nabasa sa pamamagitan ng pagsulat sa patlang ng tamang salita para mabuo ang talata sa ibaba. Gawin muli ito sa iyong sagutang papel. Sa bahay ng pamilya Giritan, sa dakong alas 3 ng hapon, habang naglalaro si Marie Kiris, nang biglang tumunog ang telepono. Kring! Kring! Hello, Marie Kiris! Ang mama mo ito! Hello, Mama! Bakit po kayo napatawag? Nakalimutan ko kasi nakasaksak ang telebisyon sa kwarto namin ng papa mo. Pakitignan mo nga, anak. Sige po, Mama. Pahintay lang po. Hello, Ma. Tinanggal ko na po sa pagkakasaksak. Salamat, anak. Kumusta naman kayo ng kapatid mo? Mabuti naman po. Naglalaro po kami ng patintero sa bakuran. O sige, mag-iingat kayo palagi. Ang mga bilin ko sa inyo, huwag mong kalimutan. Mahuli nga rin pala kami ng papa mo dahil may meeting pa kami. Ikaw na munang bahala sa kapatid mo. Opo, Ma. Mag-iingat po kayo sa pag-uwi mamaya. Nagustuhan niyo ba ang usapan nila? Ngayon, sagutan natin ang mga tanong. Punan ang patlang. Tumawag si Ginang Giritan sa kanilang patlang. Pinatanggal niya ang saksak ng patlang sa kanilang kwarto. Sinabi rin niya na huwag kalimutan ang kanyang mga patlang. Mahuhuli sila sa pag-uwi dahil mayroon silang patlang. Bumalik sa patlang si Marie Kiris pagkatapos nilang mag-usap. Labing limang segundo muli, mga bata! Tingnan natin kung tama ang inyong sagot. Tumawag si Ginang Giritan sa kanilang bahay.
Pinatanggal niya ang saksak ng telebisyon sa kanilang kwarto. Sinabi rin niya na huwag kalimutan ang kanyang mga bilin. Mahuhuli sila sa pag-uwi dahil mayroon silang meeting. Bumalik sa paglalaro si Marie Chris pagkatapos nilang mag-usap. Lagi nating tatandaan mga bata na ang pagsasalaysay muli ng napakinggang teksto ay maaaring gawin sa tulong ng mga ibinigay na pangungusap. Sa pagbuo ng mga pangungusap at sa pagsasaayos ng mga ito ayon sa wastong pagkakaugnay ng mga pangyayari ay mailalahad ang tunay na buod nito. Ayan, mukhang handang-handa na kayo sa ating pagtataya. Bilang gawain sa pagkatuto 5, basahin ang teksto na nasa kahon. Pagkatapos, muling isalaysay ang iyong nabasa sa pamamagitan ng pagsulat sa patlang ng tamang salita para mabuo ang talata sa ibaba. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Ngayon naman, ang ating babasahing kwento ay ang Alamat ng Rosas. Noong unang panahon, sa isang malayong nayon, ay may isang dalaga na nagngangalang Rosa na kilala dahil sa natatangi nitong ganda at dahil na rin sa kanyang mapupulang mga pisngi. Kung kaya't, pinagkakaguluhan si Rosa ng mga kalalakihan. Isang araw, nang dumating ng bahay si Rosa, ay nakita niya ang isa sa kanyang mga manliligaw na si Antonio. Nakausap ang kanyang mga magulang at humihingi ng pahintulot na manligaw kay Rosa. Kung saan ay masaya naman siyang pinayagan ng mga magulang ni Rosa. At dahil na rin sa rason na si Antonio lamang ang lalaking unang umakyat ng ligaw sa kanila. Ang kinakailangan lang naman na gawin ni Antonio ay ang mapatunayan ang sarili kay Rosa at pasayahin ito. Iyon ang naghimo kay Antonio, kaya naman ay pinagsilbihan niya ang pamilya ni Rosa sa pamamagitan ng dote. Lubos namang natuwa ang mga magulang ni Rosa, lalong-lalo na ang dalaga na unti-unti ay nahuhulog na ang loob sa masugid na binata. Sa araw na kung saan ay dapat sanang sagutin ni Rosa ang kanyang manligaw, ay doon na rin siya labis na nagtaka kung bakit wala pa ito. Doon din niya nalaman na pinaglalaroan lang pala siya ni Antonio nang marinig niya ito habang kausap ang kanyang mga kaibigan. Parang pinagsaklo ng langit at lupa si Rosa sa kanyang narinig. Nadurog ang kanyang puso sa kanyang unang pag-ibig. Hindi tumigil sa pag-iyak si Rosa habang siya ay pabalik sa kanilang bahay. Nag-aalala naman siyang tinanong ng kanyang mga magulang, ngunit hindi sumagot ang dalaga. Kinabukasan ay hindi na nakita si Rosa at pati na rin sa mga sumunod na araw. Isang araw ay nabalitaan na may kakaibang halaman na tumubo sa tapatsan ng tagpuan ni na Rosa at Antonio. Tinawag ang halaman na rosas dahil ang pulang kulay ng bulaklak ay nagsisilbing paalala sa mga mapupulang pisngi ni Rosa.
Ang naiiba lamang ay ang tinik na napapalibot sa halaman na pinaniniwalaan na si Rosa na nagsasabing walang sino man ang makakakuha sa magandang bulaklak na hindi nasasaktan. Nagustuhan niyo ba ang kwento, mga bata? Ngayon naman, subukan nating sagutin ang mga tanong. Si Rosa ay kilala sa Nayon dahil sa natatanging ganda at patlang ng pisngi. Nakita ni Rosa si Patlang sa kanilang bahay upang magpaalam sa kanyang magulang na Patlang. Masigasig na patlang ng binata sa pamilya ni Rosa, kaya naman nahulog na rin ang kanyang loob. Ngunit nalaman niya na patlang lang pala siya ni Antonio. Hindi tumigil sa patlang si Rosa. Nag-alala ang kanyang mga magulang kaya patlang sila ngunit hindi sumagot si Rosa. Kinabukasan ay hindi na muling nakita si Rosa hanggang sa nabalitaan na may kakaibang halaman na tumubo sa patlang sana ni Rosa at Antonio. Tinawag na patlang ang halaman dahil sa pulang kulay ng bulaklak. May mga patlang na sanga ng bulaklak na tanda na walang sino man ang makakakuha sa magandang bulaklak na hindi nasasaktan.
Tingnan natin ang tamang sagot. Una, Pulang. Ikalawa, Antonio. Ikatlo, Manligaw. Ikaapat, Pinagsilbihan. Ikalima, Niloko. Ikaanim, Pag-iyak. Ikapito, Nagtanong. Ikawalo, Tagpuan. Ikasiyam, Rosas. At panghuli, Tinik. Maraming salamat mga bata! Hanggang sa muli! Paalam!